So hi guys, welcome back to my channel, and for today's video, i-share ko po sa inyo kung paano po i-connect yung bank account nyo sa inyong mga Google AdSense kapag meron kang YouTube channel. So by the way guys, nagawa ko na ito and then i-share ko lang sa inyo para makatulong na rin po. So without further ado, let's go to the video. First thing you need to do guys is pumunta kayo sa Chrome. So pag nakapunta na kayo guys sa Chrome, i-type nyo sa search bar yung YouTube Creator Studio. So pag meron ka na nito, dahil nga YouTube content creator ka, dahil alam mo naman pati yan kasi YouTube content creator ka nga. So may two ways tayo guys para ilagay or hanapin kung saan ilalagay yung bank account nyo. Pwede dun sa may gilid na makikita nyo yung dollar sign, then pag click mo may payment doon and need an action. Pangalawa, dito sa taas dyan sa may YouTube, dyan sa search bar, i-search nyo yan yung Google AdSense. Pagkatapos yung i-search yan, syempre ilalagay nyo yan kung hindi pa nakakonect sa Google AdSense nyo. Syempre automatic naman kung mayroon na. Pag nakita nyo na yan, makikita nyo dun guys na need an action nga, nalagyan na ng payments. Dyan sa how to get paid. So, yan. Kung mayroon ka na guys bang account, pwede mo na siyang ilagay dyan. I-tap nyo lang yan yung may plus sign. Yang may plus sign dyan sa baba, yung may add payment method. So, ilagay nyo lang dyan guys. So, kung wala ka pa guys, pwede ka rin mag-create using UB account. By the way, hindi pwede ang China Bank ha. Kasi, hindi. Basta hindi pwede ang China Bank. Pwedeng, basta UB lang talaga. Para maano kung UB, pwede yun. And then, pag kinonect mo na siya guys dyan, maghingi siya ng mga informations. Mga basic informations lang naman regarding dun sa bank account mo. Syempre, ingin dun yung full name ng bank account. So, ilalagay nyo yun. Sa akin, ilalagay ko dun is AUB or, basta AUB, yung ano ng AUB. And then, Asia ata yun, Asia United EB Bank, parang ganyan. So, ilalagay nyo yun. And then, yung names, kung hindi ako nagkakamali ah, yung names, yung tawag doon, yung beneficiary, ano lang yun, yung optional na lang yun, kasi nasa first yun, nasa taas, optional na lang yun. Pangalawa, yung bank account number. So, ang kukunin nyo doon guys, hindi yung sa taas. Ang kukunin nyo ay yung nasa baba ng names nyo, yun ang ilalagay nyong numbers na i-connect nyo sa ating Google AdSense. And then, guys, take note, kailangan nyo yung Swift account. So, paano ba mahanap yung Swift account? So, punta naman tayo sa Google. I-search natin yung Swift account ng ating bank account na kinonect dun sa ating Google AdSense. So, ang akin po ay sa AUB nga. So, ang ginawa ko dun ay sinerch ko yung AUB Swift account. So, nakalagay na dun. Makikita nyo naman automatically. Then, tingnan nyo lang yung legit na link. Dapat kunin nyo yung exact. Akin, kinopy-paste ko lang. And then, nakuha ko na yun dun lahat. Overall na yung real na bank name, then yung safe account, yun, then kinopy-paste ko lang yun guys, and then ilinagay ko na dun sa, tawag dun, sa pill-upan. And then, by the way guys, mag-error siya guys, kung ang ilalagay yung bank number sa inyong pinipill-upan ay magkakahiwalay. So, take note, para hindi siya mag-red, hindi mag-error pag kinonek mo na yung bank account mo sa inyong YouTube AdSense, kailangan po ay walang space. Remember, kapag may space, mag-e-error po yan. And then, yan nga, waiting lang tayo sa, ano, na ma-approbahan. Kasi, after that, i-finish mo na yan. So, isa-set up mo na as your payment method. And then, within 21st of the month, like that, so, dyan lang siya maghingi ng verification if ipaprocess mo na siya na magdiretso sa bank account na yun or hindi. And then, after that, kung nakuha mo na, like, nagkaroon ka ng approval na pwede nang i-transfer yung pera sa inyong bank account, dun ka na pwede pong i-process naman ulit na pwede mo nang i-withdraw gamit yung bank account na yun. So, guys, hindi siya basta-basta. Kasi within 2 to 3 processing days bago siya makapasok sa ating bank account. So, first, magkakaroon ng 21st na pag-aantahe. So, 21st of the month.
kasi yun ang nakalagay doon, and yun talaga kung paano maaprubahan yun or paano ma-process yung payment method na or yung information within your ano bank account na linink mo dun sa Google AdSense, and then, sa Google AdSense mo, and then 2 to 3 processing days wag maging atat. So kung hindi naman siya mapumasok, babalik naman siya sa inyong tawag doon, sa inyong Google AdSense, sa inyong ano, sa inyong pera doon, kasi mag-automatic siyang credit, mag-automatic mawawala yung $100 mo doon automatically sa inyong naka-post na nag-red, 'di ba? Naka-red siya pag hindi pa siya nakukuha. So kung nakuha mo na siya, mawawala bigla 'yon, mag-zero balance yung sa inyong nakalagay sa dollar dun sa my red na na-reach mo na yung $100. So, no worries guys, kasi directly and automatically, mag-withdraw talaga yon. But, within 21st of the month, saka lang siya mag, excuse me, saka lang siya maging yung approval na pwede mo na siyang ma-withdraw. And then, next, kung pwede ba, kung malang magkitaan mo naman kayo, kung pwede pang palitan yung bank account, opo, pwede mo siyang palitan yung bank account mo, and maglagay ka na panibagong bank account ulit sa inyong Google AdSense. Basta, same process lang po yun. Magpo-file, ilalagay mo lang yun doong info, and then yung Swift account, and then, parang ganun lang din. So, tamang antay na lang guys. And then, huwag dapat mali yung mga information para hindi masayang yung pag-antay natin. Ah, kasi sayang naman kasi mag-antay tayo ng 21st of the month, hindi ma-aprobahan yung ating pag-withdraw sa ating kita sa ating YouTube. So, kung may katanungan kayo guys, just comment down and try nating masagot yung mga tanong nyo. So, that's it for today's and thank you for watching.